Sir, ready lah. Good. Kau di tengah tak? Let's go! Come on, move it! Double time! Let's go! Okay, move! Move! Sir, kapi nyo. Salamat, Sarento. Ayos ba, timpla ko? Sarento, nenerbisin ako nito. Bakit ho, sir? Masyadong matapang ang kapi mo. Pero, hindi na humapakla? Hindi na. Pwede nang pagtsagaan. Come on!
Nasaan ang inyong kuta? Nasaan? Yung nasa unahan, yun si Colonel Tapia. Matapang din ang taong yan. Pinasok ang kuta natin nang wala pang isang squad ang kasama. Lapit, Tapia. Lapit pa. Malayo pa ba? Doon pa, sir. Paglampas sa kabilang bundok. Plan forest under. Fire mission. Fire mission. Battery adjust. Battery adjust. Display is one round. Display is one round. Marami na namatay sa mga kasamahan natin. Binigaw mo ako sa rento. Binigyan kita ng pagkakataon upang angatin yung sarili bilang isang sundalo. Pero anong ginawa mo? Alam bang pwede kang ma-court martial?
Sir, nasaksihan ko ang pagkamatay ni Lieutenant Peralta. Pakiramdam ko sa sarili ko ng mga sandaling yun. Patay na rin ako. Ayoko nang bumalik sa Luzon. At nakahanda akong harapin ang firing squad. Isang bagay lamang ang pinakikiusap ko, sir. Kung maaari sana, mamatay ako sa bala ng kaaway. Huwag sa bala ng mga kasamahan ko. Nadi kita. Ay, Ramos, 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 gising, gising, uy, gising. Patay ito, patay na. Muna ngayon. Babala pa lang yan. May tamang panahon para sa kamatayan niya. Tara. Sir, malubha ho ang lagay ni Banyares. Banyares? Sir, pasensya na kayo. Hindi ko na kayo may pagtitimpla ng kape. Di ba, sir? Ang sabi niyo, mapait ang timpla ko. Banyares, lakas ang loob mo. Pagaling mo, ako naman magtitimpla sa'yo ng kape. Salamat, sir. Dahil binigyan niyo ako ng pagkakataong panglingkod sa bayan. Banyares, sigurado ngayon, mapapromote ka na. And I'm proud of you. Talaga, sir. Sir, kailangan ho siyang madala sa Maynila sa lalong madaling panahon. Nanette, kailangan tumawag tayo ng chopper para madala siya sa ospital. What do you think, Cesar? Kakaiba ang galaw ng mga sibilyan, sir. Lalong-lalo ng mga kalalakihan. Pangkat-pangkat sila kung lumakad. Every sign shows that an attack is imminent, sir. Except for one thing. And what is that? Hindi sila armado. They could be innocent civilians. Tignan muli sa bahay ni Mayor.
Magandang layunin niyo, Omar. Sino bang hindi nagdanais na magkaroon ng sariling bansa? Pare-pareho tayong Muslim. Ngunit hindi sa parang iniisip ninyo. Ilang libong buhay ang malalagas. Pati ulo, masusunog kapag tinuloy niyo yung balak. Wala na akong magagawa, Mayor. Hindi ko solo ang desisyong ito. Ang buong pamunuan ng kilusang revolusyonaryo ang nagpasya sa pagsalakay sa ulo. Kaya, Mayor, hangkat maaga, ilikas mo mga sibilyan nang di mahalata ng mga militar. Sir, now it's positive. Sasalakay na mga rebelde at marami sa kanila sa loob na ng bayan. Ah, ganun. Well, call up Major Umipig. Yes, sir. Major Umipig, this is Ranger 6, over. Yes, sir. Go ahead, sir. Put the men on alert. Double red, over. We'll go right away, sir. Over and out. Sir, kailangan bumaba na tayo para ma-supervise ang mga tauhan. Let's go. Ano niya, San? Ibang Diamil? Dito na kuno sa jacketan niyo nagkita, Hansi Pakdan. Nasaan yung mga ibang pangkat? Susunod na sila. Bumay sa taas. Pinasan, matas tayo. Ano? Aatas na naman! Dala ba tayo? Patay ko patay! Kaya tayo pinatras ni Hasan. Grabe ang tama niya. Tayo na. Dalian natin. Baka hindi natin abot ang buhay eh. Tayo na! Del, hindi ka dapat mamatay. Tandaan mo ba yung sinabi ko sa'yo noon, Omar?
May panahon. Para mabuhay. May panahon. Para mamatay. Naramdaman kong... Dumating na ang aktat ng panahon. Hindi mo maring gawin sa amin ito, Commander. Hindi mo kami iyong sa gitong kalagayan. Kailangan ka namin. Commander! Kailangan ka namin! Kailangan ko kayo. Lalo ka na, Omar. Bakit ko tuloy mo? Ang ating sinumulan. Sayang. Commander! 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 Thank you.
Huwag na. Kunting tiis na lang. Tama na. Tama na. Kunting tiis na lang. Doktor, masyado yung maraming dugong nawala sa kanya. Palagay ko kailangan na siyang masalinan. Kunting tiis na lang. Kunting tiis na lang. Gagaling ka rin. Tama na. Kunting tiis na lang. Nanette, wala na tayong stuck na type O na dugo. Dok, type O rin ang dugo ko. Kunan lang kunan nyo. Good afternoon, sir. Kahit gaano kalupit ang digmaan, magbagaman ang lupang tinatapakan natin, pag-ibig at pagtutulungan pa rin ang mangingibabaw sa bawat Pilipino. Sir, may isang Haji Lukman ang gustong makipag-usap sa inyo. Papasukin mo. Tuloy ko kayo. Colonel Cesar Tapia po, ano ba mapaglilingkod ko sa inyo? Nasisihan din ako at nagkaharap tayo ng personal. Maupo ho kayo. Salamat ho. Ano ho ba sa atin? Nagpulong ho kami ng mga pinuno ng bayan ng Sukuban, ng Kutakapaya at ng Kapwal. Napagkasunduan namin na makipag-unawaan ang aming bayan sa mga military upang maiwasan ang tulad na nangyari sa ulo. Alam nyo, masakit sa aking alalahanin ang nangyari sa ulo. Hindi ito dapat nangyari at hindi na rin dapat mangyari. Kung nung paman may mga taong katulad nyo na may malasakit sa kapayapaan. Kung gayon, Colonel, ay inaanyayahan namin kayo na dumalo sa isang usaping pangkapayapaan. Sa Sukuban, inanyayahan din namin si Omar, bagamat nag-aalala kami sa silakbo ng isip ng batang yon. Asahan niyo yung dadalo ko. At tungkol naman kay Omar, sikapin natin may paliwanag sa kanya ang tunay na kahalagaan ng kapayapaan. Maraming salamat to, Colonel. Napakabait pala ninyo. Tungkulin ko to. Colonel, siya si Gina Sahilya, ang pinuno ng bayan ng Sukuban. Assalamualaikum, Colonel Tapia. Malaikum, Masala. Kinagagala ko kayo makilala. Sa akin po ang karangalan, Ginang Sahilya. Ito na po sana ang simula ng tunay na kapayapaan dito sa hulo. Siya naman si Dato Maldesa, ang pinuno ng bayan ng Kutakapaya. Sana po ay madala akong inyong bayan, para kung may problema man, yun ay ating malutas. Malugod po namin kayo nihintay, Colonel Tapia. Salamat po. Colonel Tapia, siya si Dato Asdam, ng bayan ng Kapwal. Tanggapin niyo po ang taus-puso kong pakikipagkaibigan. Ang buong bayan ng Kapwal ay tinatanggap kayo bilang isang kaibigan. Siya nga pala, Omar. Siya si Colonel Tapia. Alam ko, sinong hindi nakakakilala sa bantog na berdugo ng mga Muslim sa Sulo? Omar, si Colonel Tapia ay aming panauhin. Hindi kami nagpasimula ng kaguluhan, Omar. Sino ba unang sumalakay sa hulot ko, Tobato? Hindi yun ang simula ng kaguluhan, Colonel. Ang hidwaan ay nagsimula nang dumating kayo mga Kristiyano dito sa Mindanao na may dalang kapirasong papel na nagsasabing kayo ang may-ari ng aming lupain. Sino nagpasimula ng kaguluhan, Colonel? Lahat ng gubat may ahas, Omar. Hindi lamang sa Mindanao ginagawa na sinasabong Kristiyano ganong pagmamalabis, kundi sa amin din! Sa Luzon at Visayas! Bakit ang yudulog sa hukuman upang manaig ang batas? Anong batas? Ang batas ninyo na mayroon dalawang pamantayan! Mayroon para sa mahirap! At para sa mayaman, Colonel, kami mga Muslim ay mayroong sariling batas, mata sa mata. Ngipin sa ngipin, at yan ang inyong pinahiral. Kaya marami nang matay, ang batas na kugbatan. Ngayon,
Sino pasimula ng kaguluhan? Batas ng kagupatan pala ang tawag sa katapangan ng mga Muslim? Baka nakalimutan mo na, Colonel, na noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, ay tanging ang mga Muslim lamang ang hindi umatras sa mga dayuhan tulad ni Sultan Kudarat. Kayo! Anong ginawa nyo? Lumuhod kayo at nagpabinyag sa mga paring mapula ang buhok at matangos ang ilong? Kahit kailan ay hindi namin tinawaran ang katapangan ng mga Muslim. Sa maniwala kayo sa hindi, iginagalan ko kayo. Ang pinaglalaban ko bilang isang kawal ay ang pag-aaklas nyo laban sa Estado. Sa ngayon, Omar, nakikiusap ako sa inyo. Itigil nyo ng paghihimagsik at magbagong buhay na tayo. Hindi! Marami ng dugong Muslim ang dumalo sa lupa. Hindi na may babalik ang gantong usapan ang mga buhay na nalagas. Kailan tapusin na natin ito? Kapag hindi mo ginala ang kapulungang ito, tayo-tayo mga Muslim ay magpapatayan. Tapos tayo, Omar. I was ordered by Colonel Magsino to proceed with Operation Centurion. It's an all-out war against Omar Jolhani's forces. Sayang at hindi niya tinanggap ang alokong kapayapaan. Sir, mga ganyang klaseng tao hindi dapat bigyan ng pagkakataon. Maiisip ko lang taong yan, kumukulo na ang dugo ko eh. Lieutenant Baklay, we are professional soldiers. We fight, but we don't hate our enemies. Deserted ang area. Sir, wala na akong tao. Kaba! Thank you.
umubusan ang gusto mo, mas sanay ako dyan. Hindi mo kilala aking pagkatao, Omar. Ang pagpatay huli kong gagawin kung may iba pang paraan. Gaano pa karami dugong kailangan dumaloy, hm? Nakikita mo ba ang aksulat na yan? Eh, sinulat ko yan sa sarili kong dugo. Na ang ibig sabihin ay kami ang mga matir na ang pinaglalaban ay ang aming lupain at atikain. At iyan na pinagbuwisan ang aming dugo at buhay. Tutulungan ko kayo, Omar. Kayo mga Muslim na magkaroon ng katarungan. Bigyan niyo ang pagkakataon bilang sa kapatid na Pilipino.